Hi guys! Welcome to my channel. So ngayon ay mag-room tour tayo and bibilisan ko lang yung salita ko para hindi siya masyadong mahaba. Ayan, so kung napanood nyo yung room makeover natin, ang dami nagtanong sa akin, saan mo binili to, saan galing to, ganyan-ganyan. And totoo nun, may vlog yun. In-explain ko lahat, kaya lang ang hirap yung edit guys, 12GB kasi yun. So yun na lang yung nangyari, yung naging output. Kaya dito ko na lang i-explain lahat. And pasensya na kayo sa boses ko, kasi sinisipon ako. So yan, bibilisan na natin. And kung nakikita nyo, sobrang liit lang niya. Yung sa paint, marami nagtanong sa akin kung anong color nito. Yung original plan dito ay all white lang para magmukha siyang malawak. Kasi nga, maliit lang to. Pero nag-isip ako nung malamig sa mata. And ito yung ano, talagang original plan. Kaya lang, dun sa pagmi-mix kasi, ito yung kinalabasan, mas dark siya. Pero okay lang kasi nagustuhan ko rin yung color niya. Bet na bet ko rin naman. Kaya okay na sa akin yun. And ang minix daw, ang ginamit daw dito ay boys. And tas minix yung yellow, white, at saka nakalimutan ko anong green yun. So yun, basta magtanong na lang kayo sa marunong mag-paint or dun sa pagbibilhan nyo para makuha nyo tong color nyo to. Sobrang ganda nga niya, promise. And then, ito yung door. So, pinagawa lang din namin yan. Halos lahat pinagawa lang dito. Wala kami masyadong binili. Tapos yan, sila yung nagsabi na ukitan para naman may design. Para hindi siya talagang, ano lang, basta door. Ayan, so maganda naman. And sabi ko dun sa magpipaint all white, sila yung nag-design na lagyan ng green yung lines. And buti na nga lang kasi mas maganda siya tingnan. Ayan siya, oh. Yan. And then, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. So, yung cabinet na sobrang laki. Sobrang laki nga niya. Hindi ko na nga abot yung taas eh. Bali, ayan, pinagawa lang din. Tapos, nakita namin kasi sa mall, parang mas maliit na size pa dyan. Parang 20,000 plus. Tapos, may discount pa yon. Tapos, yung ano nila, yung material, hindi naman ganun katibay. At least, ito, makakapili kayo ng wood. And, ang alam ko, ito yung pinaka-mahahaba na malalapad. Di ko alam kung anong tawag na wood. Pero, parang inabot lang siya ng 4K. 4K yan na yun. Yan na yung cabinet na yun. And marami pang natira. Ang dami pa namin napagawa. Like ito yung gradas, yung table, and marami pa. Kaya super sulit kapag gano'n na lang yung ginawa nyo. Kung may kakilala kayo, pagawa na lang kayo. So yan. Then all white na lang na color. Para malinis tignan. Tapos ito, pinagtawan na nila ako dyan. Kasi sabi nila pang drawer. Pero gusto ko kasi siya. Feeling ko bagay. And okay lang naman kasi ang liit. So, 40 pesos lang to sa AS Hardware. And papakita ko sa inyo yung loob. Nandito yung maleta ko kasi inaayos ko pa siya. Guys, hindi pa ayos talaga tong cabinet kasi hindi pa ako tapos maglinis. So, ito muna siya ngayon. Ayan, so yung taas, yung hindi ko masyadong gagamitin. So, baka yung mga boxes nga ng shoes niyang ko muna ilagay kasi hindi naman tayo lumalabas, diba? And then, kasi madalas ako naka jackets talaga paglabas. So, ayan. Ito, yun na lang yung hinanger ko para madaling kunin, madali ko siyang makita. Tapos ito, namili ako ng ganito before ECQ eh. Kasi yung parka, kasi maganda siya, parang protection na rin siya, ganun. Pero hindi ko nagagamit kasi hindi ako lumalabas. So, yan siya. And then sa baba, yung madalas kong ginagamit. Okay, so kung napapansin nyo, siguro yung ibang vloggers, diba, ang dami nilang cabinets for makeup. Marami sa lang makeup as in. Ako wala. Ito may yung makeup kit ko, guys. Promise. So, ito yung powder ko. Tapos itong BLK Cosmetics. So, ito yung ginagamit ko sa lips. Lip and cheek tint siya. So, ayan talaga yung ginagamit ko lang dalawa. And ito, bigay lang to sa akin mascara. Siguro once lang. Kasi tamad ako mag-makeup dahil hindi ako marun. Parang feeling ko lang ako pumapangit. Ganun. And then, itong Vaseline Lip Therapy. Ayan, ginagamit ko siya before matulog, lalo na kapag dry yung lips nyo, sobrang recommended yan, promise. And then, ito yung perfume, so, ayan. Tapos, ito, actually, ganito rin siya, Bali Bulgari Land. Bumibili ako ng ganito para pag-aalis, meron akong dala kasi ang bulky nito, so at least maliit ako nalalagay sa bag kasi maliit lang ako mag-bag. Sinisipon ako, pasensya na talaga. So, may sinukisimok pa. And then, ito, ayan, yung bags. Sinabit ko na lang dyan. Tapos yung dalawang belt. And then yung mask. Tapos dito, ayan, hindi na kasi kasya yung iba dito. Kaya nilagay ko na lang dito yung ibang jackets. Ito naman jogging pants ko. Guys, ito nung ano pa, nung high school. Tapos itong blue nung college. And hanggang ngayon naman, kasi malalaki sa lay. So, kasya pa rin sa akin. Hanggang ngayon, ginagamit ko siya pambahay. Tapos ito, mga pambahay din na shirts. Ito naman, nilagay ko lang dito para madaling makuha. So, ito yung lagi kong ginagamit na watch. So, ito gamit, bigay to sa akin ni tita. Ayan, so favorite ko to, lagi ko siyang ginagamit. Tsaka ito.
Ayan. Tapos dito naman yung pants, pero hindi ko na rin nagagamit. Ito lang ito. 1, 2, 3, 4. Ayan, itong apat. Hindi ko alam tawag dito. Ito yung pang ano eh, pang gym, diba? So, yan lagi yung ginagamit kong apat kasi mas comfortable ako. So, ito lagi yung gamit ko, alin man dyan sa apat. Tapos, jackets and then rubber shoes, yun na. Tapos, ito naman, si Finn. Ito yung mascot ng ano, Vancouver Canucks kung nanonood kayo ng hockey. So, ayan. Bigay ito sa akin ng manager kung nanonood kami ng hockey. Yun. And then, dito yung undies. So, syempre, hindi ko na ipapakita. And ito yung mga products. Nilagay ko siya dito para lagi kong maalala. Kasi kailangan ko na silang i-review. Bigay ito sa akin ng Caris. Kasi guys, kung familiar kayo sa Hi Caris app, kinuha na nila ako ng Caris Celeb. And nagpapadala sila madalas ng mga products na kailangan i-review. Kaya lang ang dami kong naiwan sa Manila. Yung iba nasa locker pa. So hindi ko alam kung kailangan ko na babalikan. Nakakahiya nga eh. Kasi dapat matagal na akong nag-upload, pero hindi. Though, meron naman akong post sa Instagram. Ayan. So, punta naman tayo dito sa workstation. Ayan. Dito ko nag-work, guys. Ito. Itong wood na to, natira siya dun sa cabinet. Ayan. So, ginamit na lang siya. And ako yung nag-request din na ganyan. Napakita ko ng picture. And the sunod naman. And ito dapat nakaganyan siya. Natatanggal yung tape. So, ayusin ko na lang later. Pero ang naging problem dyan, yung paa. Kasi ang gusto ko sana, ito din yung paa niya. Parang nakaganon. 1, 2, 3. Sa likod, and then nung open lang, yung dito sa harap. Kaya lang naubos na. And bukod kasi dito, meron pang isang ginawa na hanggang dito lang na table. Tapos meron din siyang, parang sa baba, parang ganito yung itsura niya na mas malaki. So gamit, galing din sa cabinet. Kaya naubos na, and ito na lang yung ginamit nila, tsaka para daw mas matibay. So yan, dito ako nagli-laptop. Actually, isa pa pala ako naka-work dito na nag-meeting kami. And then ito, yung headphone. Bigay ito ng company para gagamitin pag-meeting. And then earphone, yan, for personal use naman. And then itong keyboard and mouse, ginagamit ko siya iPad kapag, ano, mag-edit ako like later. And then itong lemon, balat ng lemon. So after ko gumamit, nilalagay ko talaga siya dito sa loob. Lalo na ngayon, may sipon ako. Kasi para yung ano, mabango. Mabango na yung kwarto. Tapos ito yung lampshade. Pero itong lampshade, gusto ko itong palitan. Gusto ko yung dim light. Ganun. Ayaw kasi masyado maliwanag talaga pag gabi lalo. So mamaya papatayin ko to after ko mag-film. And then ito yung organizer. So nilalagay ko dito yung mga cable para maayos. Tsaka to. So kagamit ko lang kasi kaya nandiyan siya. Tapos ito, gagamitin ko siya for vlog. So, halimbawa, mayroon akong sit-down video, ilalagay ko siya parang nakaside, tapos kita siya para at least nandun yung title or kung ano man. Maganda siyang backdrop, ganun. Tapos ito yung salamin ko. So, nasa salamin ako pag nag-work. Tapos, ito ay scented candle. Hindi ko siya nagagamit. So, citronella siya. Sobrang bango. As in. And then, ito naman yung mist. So, hindi ko siya ginagamit talaga sa body. Inispray ko lang siya sa kwarto. Yun, pag open ng aircon or before ako malas yan, inispray ko siya kung anong bet ko. So, ito yung favorite ko. Love spell and ang tawag ito, pure seduction. Tapos, ito namang oil control sheet. Ginagamit ko siya sa salamin kasi maganda siyang manlinis. Kasi, di ba yung minsan yung parang cloth, hindi siya, ano eh, minsan din siya hindi siya nalilinis ng maayos. Ito, sobrang nice. I-try nyo yung gamitin ito sa salamin nyo. Promise. Tapos ito naman, cleansing wipe. So, ginagamit ko siya sa laptop pang linis ko. Kasi hindi pa ako nakakabili nung malinis talaga. May vacuum na ganun eh. And then, ito. So, parang mist din. So, Ian Darcy, kung naghahanap kayo ng murang perfume na long-lasting, try nyo yung Ian Darcy. Ang dami ng branches nito. Parang may boot lang sila sa gitna eh. Like, sa SM, ganun. And yung scent nito, parang Encanto siya. And ito, nakalimutan ko. Ilalagay ko na lang. Ito yung perfume ko. As in, kaamoy na kaamoy siya. Kasi, yung nasa Manila ako, weekly na ako nagpapa-laundry. So, halimbawa, Monday ko gamit yung damit. Tapos, mag-spray ako. So, yun. Kapag Saturday pina-laundry, meron pa rin siyang scent. Ayan. Tapos, ito, yun. Alcohol, ganyan. Tsaka, kung ano-ano. Tapos, ito naman yung bed. So, medyo maraming nagtanong din dito. Yung plano dito is yung bed, may storage siya sa ilalim. Ipapakita ko yung picture. Pero, ngayon, parang nagbago yung isip ko. Parang feeling ko okay na sa akin to. And, kasi kapag tinaasan pa, masyado siyang malamig kasi ang baba ng aircon. Kaya, bumili na lang kami ng
So guys, naputol pala yung video na hindi ko alam, nagsasalita ako. Okay. Anyway, nabili lang namin to lahat ng sale kasi hindi talaga ano, hindi ko bibili kung hindi sale. Ang alam ko 50% off to. So nabili lang namin ng 2K sa SM and maganda siya kasi ayan, ang kapal niya. Sobrang sulit na niya. Kaya baka hindi na ako magpagawa ng bed. And then itong comforter, ang alam ko 60% off siya. So nabili lang namin siya ng 2K ganun. Kaya yun. Kailangan maghanap talaga kayo ng sale para sulit na sulit yung bili nyo, diba? Ayan, kung napanood nyo yung unboxing ko nitong table, so ayan, ginagamit ko siya. Dito talaga yung workstation ko, pero mas madalas ako dito. Kasi syempre, yung time ko kasi is 6 a.m. 6 a.m. to 3 p.m. yung schedule ko. Kaya medyo antok-antok ka pa. So para pag gising mo, mag-time in ka agad kasi baka malate ako, diba? So ayan, madalas dyan muna ako nag-work hanggang sa... After ko mag-coffee, lumilipat na ako sa baba or dito. Ayan. So, itong calming oil, kailangan ko siya ngayon dahil medyo masama yung pakiramdam ko. Sobrang ano ganda nito, guys. Highly recommended, lalo na kapag masama yung pakiramdam nyo, nahihilo kayo ganun or stress. Super duper. Big, ano, una ko siyang beses na try nung umattend kami ng Cosmo event. Binigyan nila kami and grabe. Pinaamoy ko siya dun sa ibang friends ko and yun, gustong-gusto naman nila. Tapos yung wall clock doon, nakalagay pa siya kasi hindi pa namin nalalagay doon. So, yun muna siya. Tapos ito sa ilalim, so yung may mga kailangan ko before matulog. Ayan, so ito, pag maglilinis ng mukha, diba? And kasama niya na rin tong cotton. Sa Miniso ako bumibili kasi sobrang sulit niya. 100 pesos lang. Tapos 600 pieces na. And then yung vitamins ko at saka lotion. So, ayan siya. Tapos ito yung ginagamit ko pag ba-vlog. Ito, kinuha ko lang to sa living room. Yung sofa kasi, meron siyang side table and then may free siya na apat na ganito. So, yung isa kinuha ko. Nilagay ko siya dito para meron akong upuan. Tapos ito yung isa na table na binili ko sa Shopee. So, maganda din siya. Tignan nyo, ang tibay niya. Ang bigat ng table ko. Ng laptop, pero okay pa siya. So, ang ilalagay ko dito is humidifier. At pag nakabili na ako ng lampshade na okay, dyan ko siya ilalagay. Hindi pa dumadating yung humidifier eh. Ayan. Tapos ito, hindi ko pa siya nagagamit. Face mask. Maganda to guys. Sobrang mura lang. Tsaka, ang ganda ng color. Iba-iba yung color nila. Tapos may 110 siya na. Tawag doon, mask gasket, ganun. So, 10 to, tas yun, 100. So, 110. Tapos, nabili ko siya dyan. Ayan, sobrang ganda daw nito. Lahat kami bumili. Tas dito naman tayo. So, ito yung tawag nila gradas. Yung ginamit dyan, ay yung natira lang din sa cabinet. Wait, patayin ko yung ilaw. So, ganyan siya paggabi. Ang ganda. Sobrang bet na bet ka siya. Kasi gusto ko ganyan lang yung ilaw. Or minsan, binubuksan ko to. So, yan na yun. Pero patayin muna natin. Ayan. So, itong gradas, pinagawa lang din mula dun sa cabinet. And, natuwa ako dito kasi yung plant talaga, tatlong ganyan. Kaya lang, medyo malawa kasi siya. So, ang pangit na. Baka maging crowded. Kaya, okay lang na ginawa na siya. 1, 2, 3, 1, 2, ganyan. And then, dito. Yung talagang, hindi yung nakukuha ng video yung tunay na kulay ng balls. Pero, iba-iba yan. Tsaka light colors lang yan. Pink, gray, blue, green, ganun, white. Yan talaga yung color niyan. Parang hindi siya nakukuha yun. Ayan, medyo pag malapit. So, yung balls na yan ay 60 pesos lang. And pwede kayong pumili. Sa Shopee lang din yan galing. Pwede kayong pumili kung USB or yung de battery. Pero yung binili ko na lang, yung sa USB, para nakakonect siya dun sa power bank. Tapos, fairy light yata yung tawag. So, dalawa yan. Iba-iba din yung colors. May blue, may red, may orange, may pink, may green. Ang pinili ko ay white at saka warm white. So, ito yung warm white, tapos ito yung white. Tapos, nakakonect siya dun. Ayun, so naka-power bank siya. And nabili ko lang din siya sa Shopee. Madami sa Shopee, pumili na lang kayo ng pinaka-okay. Pwede din dun sa binilhan ko. So, nandun sa unboxing yung link. Tapos ito, yung bamboo plant na nilagay ko. Galing siya sa Los Baños, guys. Kasi sobrang mura ng plants doon. Namili kami ng malaliit, 20 pesos lang isa. Madami dapat akong inalagay dito. Parang feeling ko, hindi ko sila maaalagaan. Kaya iniwan na lang namin sa baba. Ito na lang yung nilagay ko dyan. And then may paper siya para pagbasa, diba? And baka papalitan ko rin siya. Lalagyan ko siya pa ng something dyan. Tapos ito naman, an inspirational quote. Sobrang masaya ako nung nakita ko siya. Kasi dapat bibili ako sa Shopee. Kaya lang, ang pangit ng reviews halos lahat. Kasi parang paper lang siya na pinrint. So, ayan, nakita ko siya sa National. Feeling ko para sa akin talaga yan. Kasi nag-iisa na lang siya. And
ayan, kinuha ko na. And then ito, ano, napadaan lang kami talaga doon kasi sa Ace Hardware talaga bibili. And then ito, bigay lang to sa akin ng boss ko. Ayan, tas ito naman sa Ace Hardware, yan dalawang yan, pang wall talaga sila. Parang ito yung nakahang, kaya lang sobrang bigat nito. Parang feeling ko malalaglag siya kasi hindi naman ganun katiba yung pagkakakonect nito. Kaya iniwan ko na lang siya dyan and sumakto naman siya. And then ito, sobrang ganda nito, ang dami nito guys. Parang dami ko din nakikita sa mga nagbo-vlog eh. Meron sa lang ganyan, may rectangle pa, may square, may mas malaki dyan. And super sulit niya. Pero lalagyan ko yun ng something, hindi lang siya basta display. And then itong power bank ko, nabili ko lang siya sa Lazada, sa Yubao Official Store. Una ko siya nakita sa Globe, pero mahal doon. So nabili ko lang siya sa Lazada ng 200 ata. And sobrang ganda ng sounds niya. Grabe, as in promise, mukha siyang mamahalin. Pero ang mura lang. Mahilig kasi ako maghanap ng mura talaga. Ayoko ng mahal. Kasi nagtitipid. Tapos ito, ginawa ko na lang siyang display. Pero makagagamitin ko rin siyang pang kape. Ayun, kasi mahilig ako sa kape. And halos lahat ng binili ko, mura lang. Like, ito naman, mirror. So, 50 pesos lang ata to. Ayan, binili ko to kasi bukod sa mirror siya, malalagay ka lang din ng something dito. Tapos ito po yun. Guys, ginawa ko siyang display kasi ang ganda rin niya tingnan, no? Ayan. Buko doon, bet na bet ko siya. Dalawa pa lang yung nagagamit ko nito. Una ko kumutin si mother. Pero sobrang ganda niya kasi medyo mapili ako sa puyod. May ano kasi, may iba sobrang luwag, meron naman sobrang sikip. So ito sobrang ganda niya. As in, saktong-sakto. Kasi mahilig ako maglaro ng hair kung ano anong ginagawa. So ito, ang ganda-ganda niya, promise. Plano ko pang bumili. Iba-iba pa yung colors doon. And meron ibang design. So tingnan nyo lang sa shop nila. And ito, lalagyan to ng kandila. Hindi ko sure kung gagamitin ko kasi ang ganda niya pong display. So, dyan na lang siya. Tapos ito, ano siya, lagayan siya ng jewelry. So, ilalagay ko dito yung, gosh, mahatching ako. Yung ano, yung earrings. And then, nalagay ko dito mga organizer para malapit sa bed ko. So, yan, maglalagay ako dito, dito, dyan. And sa Shopee ko lang din lahat ng bili kung gusto niyong makita. Like, itong vase, mukhang siyang plastic. Mukha siyang plastic. Hindi siya mukhang halatang plastic. Ang galang tignan, lalo na pag malayo. Kaya nga yung mga nakakita niya, sabi, hala, plastic pala yan. Nung nakuha ka nalang sobrang gaan. Ang ganda niya tignan. Tapos parang 60 pesos lang siya. So, ayan yung itsura niya. Nag-post ka ako nito before and after yan. Lahi rin yung difference. Lalo na nung wala pa siyang pintura. As in, kasi semento lang yan. Tapos yun nga, yung mga kahoy-kahoy. Tapos yun, nung napinturahan na, ang ganda na niya. Tapos ito, ay ano pala, yung butas na yan, kung nagtataka kayo, bakit pa ganyan? Kasi dati siyang ganto. Wait lang. So, bintana kasi yan. Kung gano'ng kalaki yung bintana nito, makikita nyo yun din sa makeover. Yan yung nakalagay dito, bintana din siya. Pero sinementohan kasi wala na rin naman view kasi may nagtayo ng bahay din sa kabila. So, hindi na, wala na siyang silbi. Kaya ganyan na lang, display na lang. And then ito, yung bintana. So, yung dalawa dyan, hindi na nagagamit kasi binutas. Yung bakal niya, nilagyan na lang ng aircon para hindi na kami magbutas sa semento. Pero, pagsamantala, nilagyan muna niyan. Nakalimutan ko yung tawag dito. Pero, nalagyan siya ng plywood. Tapos, para medyo maayos tingnan kasi ang sabi nila, cortina na lang, then patahiin na lang. Paputulin and then hanggang dito. Napapangitan ako guys. Naisip ko ito na lang. Actually, papagawa sana kami ng ganyan. Ang mahal. So, syempre sa mura tayo. Ayan, ito na yung pinakamura nila. So, okay naman siya. And sakto din sa color. Ang problema ko dito, masyado siyang, ano, manipis pala. Akala ko, ano siya eh, makapal. Pero hindi pa, ano, kasi paghapon lalo, grabe ang init dito guys. Pumapasok talaga. So, kailangan ko nung mas makapal dyan. So, ayun lang. Ito naman, kasi yung plano ko nga sana all white, diba? So, bumili ko ng wallpaper na ilalagay sana. So, ito yan, tatlo. Ipapakita ko dito sa picture kung ano yung kakalabasan niya. So, hindi ko na siya malalagay kasi puro pink. Kaya yun, bahala na. Titingnan ko pa kung ano yung gagawin ko. And kung nakikita nyo may plastic, hindi ko pala tinanggal para may cover pa rin yung bed. Ayun, guys. So, ayan lang yung room tour natin. Thank you for watching. Guys, kung may question kayo, message lang kayo sa akin. Thank you for watching. Bye-bye.